isang longest program ng ABS-CBN. Nagtapos na, netizens, may kanya-kanyang reaksyon. Inanunsyo ni Charo Santos na magtatapos na sa ere ang longest running drama anthology ng ABS-CBN, Ang Maalaala Mo Kaya. Ayon kay Charo Santos, kung mauulit man ang panahon, nais pa rin niyang gawin ang pagiging host ng palabas. Sabi niya sa kanyang farewell message na umere sa TV Patrol ngayong Lunes ng gabi. Ilang inspirasyon ang maipapakaloob sa 31 taon. Hindi na raw mabilang ang naisalaysay niyang kwento sa MMK at kwentong totoo. Sila daw ang tagapaghatid lamang ng mga kwento. Kung mauulit man daw ang lahat, hindi siya magdadalawang isip na piliin muli ang role niya. Kasunod nito ay pinasalamatan niya ang lahat ng mga naging bahagi ng matagumpay nito sa himpapawid mula noon hanggang ngayon. Kulang raw ang 31 taon para magpasalamat sa lahat. Gusto daw niyang magbigay pugay sa lahat ng mga nagpadala ng sulat sa kanilang direktor, writers, researchers, production staff at sa lahat ng mga naging bahagi ng kanilang programa. Pinasalamatan din niya ang mga artistang gumanap at pinasalamatan din niya ang management ng ABS-CBN, sponsors at higit sa lahat sa mga tagapanood. Sila daw ang nagsabi na makahulugan sa kanila ang mga ginagawang programa. Salamat din daw sa lahat na nakaraan at sa anumang paraan na maaari pa silang muling magkita. Nagsimulang umere sa telebisyon ang MMK noong May 1991. Mula noon, hindi na mabilang ang mga natatanggap nitong parangal, hindi lang dito sa bansa kundi pati na sa buong mundo. Ang MMK ay sinasabing training ground ng mga artista para makita ang kanilang galing sa pag-arte. Dahil sa kasikatan nito, ginawan din ito ng pelikula na may kaparehong titulo noong taong 1994. Sa December 10, mapapanood ang huling episode ng MMK. Sa balitang ito, marami agad ang nagpapahiwatig ng reaksyon. Ayon ng isang netizen, Ang Maalaala Mo Kaya ay isang drama anthology na kapapulutan ng aral ng mga manunood. Hindi daw dapat ito tinapos dahil isa ito sa sikat ng programa ng ABS-CBN. Ngunit sa pinagdadaanan ng network ay natural lang na mangyari ito sa kanila. May netizen naman ang nagsabing ang MMK ay isang modelo para sa lahat dahil makasaysayan ito na umere sa TV ng mahigit 3 dekada. Mas maganda din ang ipinalabas nito dahil lahat ng mga artista ng Kapamilya Network ay naipalabas at kuminang ang kanilang showbiz career. Kayo, ano ang masabi nyo na nagtapos na ang MMK? I-comment na kung nalungkot ba kayo sa pagtatapos nito at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.